guys, so gagawa tayo ng video. So, tungkol din sa paggawa ng coin slot. So, kadalasan kasing coin slot ginagawa natin, hindi yung ordinary lang. So, ngayon, napag-isipan kong gumawa ng coin slot na, meron siyang push button. So, yung push button, pwede mong i-push yung time, at the same time, pwede mong restart. So, kadalasan kasi ganito lang yung makikita natin ng mga timer. So, basic na ito. So, naisip ko na gumawa ng another bendo na mas effective. High powered ang relay. So, hindi agad-agad nasisira kasi pinataas natin yung amperahe ng relay. Then, at the same time, kaya natin pahintuin yung oras at paanda rin uli yung oras kung gusto na natin gamitin. Halimbawa, kung magsashampoo tayo ng sasakyan habang nagkakarawas, so hindi na sasayang yung bawat oras na tumatakbo kasi pwede natin i-push o i-pause yung oras. So pag gagamitin na naman natin yung uli yung tubig, pwede na naman natin i-on. So yun ang ituturo ko sa inyo. Kadalasan kasi nagtuturo yung ibang mga technician dito kasi ito ay kabuhayan nila. Sa akin lang naman ito ay makatulong. So, sideline ko lang ito, hindi ito talagang pinakatrabaho ko. So, isang part lang para makapag-share ako ng idea na maibigay ko din at may bahagi at makatulong din sa ibang kapwa Pilipino na gustong kumita or mayroon kalagdagang kita. Sa panahon ngayon, pandemic, talagang kailangan ng mga Pilipino magtulungan para bawat isa sa atin ay magkaroon ng maginhawang buhay. So, ganun lang ang prinsipyo ko. Hindi ko gustong umaman. Gusto ko lang isang simpleng buhay na may prinsipyo makatulong sa atin. Okay. So guys, ganito lang ang gagawin natin. So, ang pinaka main concept natin dyan ay ang board ang pinaka-importante sa paggawa ng ganyang sistema. So dapat, kasi kadalasan kasi ang ginagamit nila is yung timer, walang timer. So, sa atin naman ang gagamitin natin ay isang uri ng board na meron na talaga isang built-in na push button switch. So kung makikita nyo, ganito lang sa kaliit. So ang relay niya heavy duty na. So ibig sabihin kaya niya mag-control ng 20 amperes. 20 amperes enough na yun para pandarin natin ang malalaking motor. Although 30 amperes kadalasan ang ginagamit, pero 20 amperes enough na yun. Hindi naman ganun kalaki ng sa industry o machinery ang gagamitin natin sa car wash. So 220 volts, divide mo lang yun sa ng powers ang consumption niya. So makukuha mo yung current na kailangan ng supply power din sa car wash o kaya sa shampoo. So ito ang pinakamahalaga na meron kang board na ganito. So nabibili naman ito anyone. Itong hinanap ko talaga, matagal ko na itong hinanap kasi kadalasan kasi yung board mga ganito lang at yung iba ay hindi tinuturo. So nag-research ako para mapakuha ng ilang mga idea. Pero kadalasan ang video na makukuha mo ay short or pinaiksing video lang na papier na walang pagtuturo kung paano ipadik yun. So dito napakadali lang yun. Hindi ka na mahirapan kasi given na yung mga wiring. So kung makikita natin dito, ito yung timer. So nakadivide siya sa seconds at sa minutes. So kadalasan lang naman sa pag nagpo-foaming na pag gumagamit tayo ng foaming, so minutes lang yun. Sa paghulog ng coins,
minutes lang ang binibigay natin para at least kumita naman tayo kahit paano sa ating napiling negosyo. So, hindi naman tayo nabibigay ng hour kasi maluligi naman tayo kung sa bawat bulgay oras ano. So, minutes lang yung binibigay natin. So, dito, meron tayo dito yung dalawang tips. So, eto. Eto yung pwede natin nagkukontrol. Ano? Nagkukontrol sa gamit ang push button. So, eto yung mga switches para sa pag-set up ng time. So, common naman makikita dito. Okay, yung number one. Okay, ito is pag-set ng time. At ito naman yung pangalawa ay pag-clear. So, ibig sabihin gusto mong i-erase yung dating time na ginawa mo. At ito ay add and minus lang. So, pagdadagdag ng oras at pagbabawas ng oras. Dagdag, bawas, set, clear. Okay, so ganun lang. Yung button niya ay napakadali lang in between. So, ito naman. So, ito naman yung wire. Ito yung wire papunta dun sa sensor. So, kung hindi kayo kabisado sa color coding, so, ma-identify mo lang naman yung tatlo. So, lagi ang pinaka-center dyan. Ito. Sa manufacturers, ang ginagawa nila, pinaka-center sa kadalasan. Sila yung yung fit sa sensor. Nakapag inulugan, mag-trip. So, ito yung black is negative and yellow is positive. So, 12 volts na kasi ito. Pumasok na siya sa bridge, 12 volts lang gumagana dito. At ito naman ay ang sa distribution ng cut-off ng relay. So, yun. So, ito. So, dito, ito yung cut-off ng relay. So, dito may kakabit yung device mo. So, ang ginagawa lang naman natin, pinuputo lang naman natin yung linya, isang linya, para ikabit dun sa device na gusto natin kontrolin. So, yun lang. Ang isang line lang naman pinuputo natin, yun lang ang kinakailangan dumaan dito para makontrol ka ng board at magawa natin yung gusto natin. Na magkaroon sila ng set ng time at mag-control natin yung oras. Okay, so ganito lang ito kasimple na pagkakabit. So, isituturo na natin kung paano. So, meron tayo dito ilan pa sa mga kakailangan natin ay ang okay, push button switch. So, sa push button switch kasi, ito yung maganda class kasi ito yung binili ko kasi ito yung replaceable. Anytime na magta-troubleshoot ka, napakadali lang. So, ipipress mo lang ito. Check. Okay, matatanggal na siya. Halimbawa, ito. Yan. So, hindi mo na kailangan na magbubungkal ka na naman ulit para sa At ito, napaka-clip type lang siya. So, kung makikita nyo, clip type lang yung design. So, madali lang siya pag-wiring. So, hindi mo na kailangan maghinang. Kung wala kang panghinang, so, i-clip mo lang siya. Ganun din naman ito. Ay, ilalagay mo lang siya dito. So, sundan mo lang yung guide. So, may mga guide naman dito para hindi ka malito. Push button, lateral siya. So, gumagamit tayo kasi yung ibang relay na push button, so, automatic bumabalik. So, sa red o sa push, yung na-steady. So, na-steady yung switch. Ibig sabihin, normally, pag pinindit mo, magna-normally close siya. So, hindi siya nabalik agad. Unlike dito, sa push button, nabalik agad. So, hindi natin mapupush ang time. So, itong gagamitin natin na push button, yung nalak. So, yun. So, dalawang klase ng system bibigyan mo. Itong push button naman, ito lang yung pag-start natin.
Itong tatabik natin dito. So, makikita mo. Yung isang part, yung unang wire ay para sa start. At yung pangalawang wire ay para sa push button. So, open. Okay, tatabit lang natin para makita ninyo kung papaan sa paano. Sana makatulong itong video sa inyo. Okay. Ayan. Okay, so temporary pinabit lang naman natin. Then, pangalawa, yung sa push button. Okay, so ayan. So yung ito yung time na nilagay natin. So gagawin lang natin, ikakabit natin yung device. Okay, yung device. Okay, so medyo na full storage yung ano natin, yung subcam natin. So ito, kinabit ko na yung motor. Sabihin natin replacement dun sa car wash. So pwede na natin i-convert sa AC. Ano kasi dumami siya sa riling. So ang gagawin lang natin, yung dalawang line. So itong isang line papunta sa line 1 at yung pangalawa papunta sa line 2. So since gumamit tayo ng DC, so ang pina ang ano dito, yung isang positive isang negative. Ano? So kasi DC kasi itong motor, hindi natin pwedeng gamitin ng AC. So ito muna ang sample natin. Kung gusto naman gamitin ng DC, pwede naman gamitin. Halimbawa, tulad ng ano, switch. So lagyan nyo ng switch. So power, DC, so AC. So supply, yung isa. Tapos yung isa papunta sa switch, yung isa sa line 2. Okay, so since may time na, so hindi siya mag-start. Hindi siya mag-start hanggat hindi natin kiniklik yung button na red. Ay na green. So yung green is a symbol of start. Ano, so pag kinik natin ito, automatic makikita niya. So nagra-run na siya. Okay, nagra-run na per second yung time. So gumagana na siya. Ano? So kung gusto natin i-post, so gagamitin natin yung red. So gagamitin natin yung red para i-post. Okay. Okay, tigil na siya. Ano? So tumigil. So kung gusto natin mag-start uli para sa panibagong ano, halimbawa maglilinis naman tayo uli. Here, balik na natin. Okay, so nag-aandar na natin. May post. Okay, so yun. So nagawa na natin yung gusto natin gawin na kaya natin patigilin yung oras at panda rin muli sa gusto natin oras ng paggamit. So yun, para hindi kahit may hulog tayo, so hindi siya agad-agad magagamit natin yung oras. Kung halimbawa magsasabon tayo ng motor, ano, kung karawas lang nandun, ito pwede nang gamitin natin. O kaya naman ito naman isa sa foaming, so pwede nang natin gamitin. So kahit saan device na gusto nyong gamitin, kasi napaka-accessible talaga ng device na ito, ng board na ito, kasi pwede natin pagkakitaan kahit sa saan nga unit na pwede natin itap. Halimbawa sa anong gusto natin mga ano, sa washing machines, laundry vending machine, ano, so maraming bagay. So ang pinaka ano lang talaga dito yung knowledge ninyo kung paano pagkabit at pag install para at least meron kayong additional income in case na nakakagawa na kayo. So salamat at sana meron kayong natutunan. So ito ay wala pang case, so ilalagay natin sa isang case ito. Ayan. Okay, so ilalagay natin sa isang case para at least meron naman tayong panibagong coin slot na gagawin. So siya ang kakabit natin dito. So mag
mag-design lang tayo dito ng push button kung saan natin nilalagay yung ano, kung kailangan lang i-drill or something dito. Eh, kayo nang mag-decide or kaya ilabas nyo na lang yung sheets para di push button na lang. Ano? So, sa idea, binigay ko na. So, yung sa innovation na lang ng paggawa kung paano nyo ipapapormahin yung design ng coinslot nyo, nasa sa inyo na. Ano? Okay, salamat. So, subscribe kayo sa channel ko para at least maraming video ang matutunan ninyo sa mga bagong upload na gagawin ko.